Ito ang aking lettuce na mini romaine na nakatanim sa mga pet bottles o sa mga bote ng soft drinks. Ang lettuce, isa sa mga madalas na itanim ng mga gardener sa buong mundo. Sino ba naman ang ayaw sa lettuce? Bukod sa masustansya ito, mahal din ang presyo ng lettuce sa mga groceries at pamilihan. Ang lettuce ay hindi nangangailangan ng malaking espasyo. Ang mga maliliit na taniman kagaya ng plastic cups, bote ng soft drinks at mga kahalin tulad nito ay sapat na para lumaki ito na maayos. Ang lahat ng klase ng lettuce ay kinakailangan ng mabilis na paglaki. Mula 18 hanggang 22 days ay dapat maharvest na ito. Ang anumang pagkaantala ay magriresulta sa pagpait ng mga dahon. Hindi naman iba ang uri ng lupang ginagamit ko sa mga lettuce kumpara sa iba pang leafy greens. Mas dinadagdagan ko lang ang pataba nito. Para sa mga lettuce, gumagamit ako ng sukat na 3-2-1-1 o tatlong parte ng lupa, dalawang parte ng worm cast at tig-isang parte ng kokopit at carbonized rice hull. Ang mga kombinasyong ito ay hindi maluho. Hindi kailangan ng maraming materyales para makagawa ng isang magandang uri ng garden soil. Ang pagpupunla ng buto ng lettuce ay walang pinagkaiba sa pechay, pak choy at iba pang maliliit na buto. Pero ipapakita ko pa rin dito sa video para naman sa mga beginners o sa mga nag-uumpisa pa lamang sa pagtatanim. Maglagay ng garden soil sa isang tray at ibudbud ang mga buto ng mini romaine. Pagkatapos ay tabunan bahagyan ng lupa. Diligan at gumamit ang sprayer upang wag lumalim ang buto. Ilagay sa isang lugar na direktang nasisikatan ng araw. Sa loob ng 3 hanggang 5 araw ay tutubo na ang mga buto. Nare-recommend ako ang pagsasagawa ng transplanting kapag lumabas na ang true leaves o ikatlong dahon. Karamihan sa mga gardeners ay ito ang batayan bilang hudyat ng paglilipat-tanim. Ang mini romaine ay iba sa romaine. Mas maliit ang mini romaine sa romaine. Ideal ito sa salad at maaari din namang isama sa mga lutuin. Ito po si Kuya Don. Sa mga susunod na araw ay tatalakayan natin dito ang iba pang halaman kagaya ng kamatis, sili, talong at marami pang iba. Pag-uusapan din natin dito ang iba't ibang paraan sa paggawa ng mga natural na pataba at pestisidyo. Maraming salamat sa inyong panonood.